pandemya siya yung hindi politiko na inasahan. Ngunit ano ang nangyari? Siya lang ay kinasuhan. FLM, dasal lang. Magandang umaga at magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Sek Yama at ako po ay naatasan ni Bossing FLM na basahin ang kanyang liha. June 11, 2020, 1 o'clock p.m. Greetings! Binulabog natin ang buong bansa sa angas nating nag-aapoy. Dugong nananalaytay kayong manggi, lahing Pinoy. Wika ni Kiko Alfabeto. Magandang araw man o gabi sa inyong lahat. Sa sulat na ito, gusto kong ibahagi ang samot-saring karanasan dito sa bilangguan. Halos kilala nila ako, kaya naman kahit dito sa kulungan ay maraming mga kapuspalad tayong kababayan at mga opisyal ng lipunan ang humihingi ng tulong. Katulad ng isang ito, nababasahin ni Yama. Patuloy po tayong tutulong sa ating mga kababayan. FLM. Iwanan, sa bawat tumayo't tinawag, nandiyan lang ang Panginoon para tumindi. Ayan, ito po, babasahin po natin yung letter galing sa barangay 849. Ayan. Republic of the Philippines, City of Manila, barangay 849, Zone 93, District 6. Office of the Barangay Chairman, 1439 Ilang-Ilang Street, Pandacan, Manila. June 7, 2020. Mr. Francis Marcos. Dear Mr. Marcos, greetings. We are in the midst of crisis, sweeping not just our country, but entire globe. The threat of COVID-19 has affected the lives of so many. Not just those who have contradicted the disease, the spread of pandemic has forced the government to implement the enhanced community quarantine as a measure to protect the Filipinos. One inevitable side effect of the pandemic and subsequently the quarantine is the loss of livelihood and displacement of work of many of our people. Many daily income earners have gone for weeks now without earning a centavo, placing so much burden on them and their families. While we are grateful of support of the national and local government has been providing, we still have less 800 fortunate families who are still trying to make ends meet and extend the food rations already provided them. It is in this regard I am asking your good office for support through relief goods, food packs, provision to help allay the burden felt by the people of my barangay. Your help will definitely bring smiles to our community and help ease our sufferings during these most trying times. Thank you for all that you do for the Filipino people. Ricardo D. Cabial, Punong Barangay, Barangay 849, City of Manila. Ayan. Ayan po mga kapatid. Kita ba? Ricardo D. Cabial, Barangay 849, Zone 93, District 6, 1439 Ilang-Ilang Street, Pandacan, Manila. Boom! So, ayan po. So, ito po. Ngayon, Kapitan Ricardo D. Cabial. Okay po. Bukas po, kami po, ang Team FLM ay pupunta po sa inyong barangay para ihatid po ang inyong hinihinging tulong kay Boss FLM. Ito po ay naaprubahan na ni Boss kanina po. Pinahatid po itong sulat ni Bossing at sinabi nga po na tulungan daw po ang inyong barangay na nasasakupan 50 kaban po ng bigas yung amin pong dadalhin sa inyo. So, ayun po. Sa lahat po ng mga nagmamahal, sinisibaybay, at patuloy na nananalangin kay Boss FLM sa kanyang taglaya, maraming salamat po. Sa po, tuloy-tuloy lang po ang mayaman challenge ni Boss kahit nandoon siya sa loob ng piitan. So, ganyan kamahal ni Bossing ang mga taong alam niyang nangangailangan ng tulong. So, ayun po. Maraming salamat po sa inyo lahat, lalo na po sa mga OFW,
na patuloy na sumusuporta at nagdarasal kay Bossing. Maraming salamat po. At sa lahat po ng FLM Solid official vlogger, sa lahat po ng defender, sa lahat po, lahat. Maraming salamat po sa inyo lahat. So, ayun po. Kita-kits po bukas sa barangay 849 Zone 93 District 6. Yan po. Kay barangay, punong barangay Ricardo D. Cabiel. Thank you.